Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig ng channel na ito. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay kwento sa akin ng aking lola na tubong Capiz noong kabataan pa nito tungkol sa isang mag-anak sa kanilang lugar. Magsisimula ang kwento sa isang baryo na napapagitnaan ng dagat at bundok at sa isang batang naggangalang Neneng. Si Neneng ay nasa 11 taong gulang pa lamang at ang ikinabubuhay ng kanyang pamilya ay pagtitinda ng isda. Dahil nga mangingisda ang ama nito, 4 magkakapatid sina Neneng, 2 lalaki at 2 babae. Bunso si Neneng sa magkakapatid, kaya naman mahal na mahal ito ng kanilang tatay Pilo. Ang kanilang panganay na lalaki ay nasa 20 anyos na nagngangalang Isko. Ang sumunod naman ay ang kapatid nitong babae na nasa 18 taong gulang na si Susan. At ang 15 taong gulang na lalaki na sinunda naman ni Neneng na si Nonoy. Manong Susan, sana madaming hulong isda si Tatay Pulo, no? Para naman madami tayong mailako at malaki ang kikitain natin. Sana nga, Neneng. Ganito palagi ang gawain ng magkapatid na Susan at Neneng. Maaga silang gumigising kasama ng kanilang nanay Mirna para abangan ang bangka ng kanilang amang mangingisda kasama ang 2 nilang kapatid na lalaki. Kapag nakadaong na, ay sina Susan, Neneng at ang kanilang inang si Aling Mirna ang sumasalo sa mga isda na dinadala nila ang mga ito sa kanilang pwesto sa palengke. At ang iba ay nilalako ng magkapatid na Susan at Neneng para mabilis maubos ang kanilang mga isda. Lumipas ang ilang oras bago sumikat ang araw, ay nakita na nilang paparating ang bangka ng kanilang tatay Pilo. At ilang sandali pa, ay dumaong na ito sa pangpang. Ay na sila tatay! Neneng, dali! Sige manang, puntahan na natin. Tuwang-tuwa sina Neneng at Susan nang makita na madaming huli ang kanilang tatay Pilo kasama ng 2 nilang kapatid na lalaki. Oh, ang daming huli niyo ngayon tatay oh. Oo nga, at ang gagandang isda pa ng mga ito at masasarap. Tsak mabilis lang natin itong maibibenta mamaya Neneng, no? Nagwika si Mang Pilo na maswerte umano sila ngayon at madami silang nahuli. Dali na Susan, Neneng, ilagay niyo na sa lagayan ang mga isda at nang madali na natin sa palengke at nang mailako niyo na ang iba. Opo Nay, sandali lang po. Inilagay na nila ang mga isda sa lagayan at madami nga ito dahil halos mapuno ang 2 banyera ng isda. Ang daming huli. Halos mapuno ang 2 banyera, Nay. Mabuti naman at malaki-laki ang kikitain natin ngayon. Isko, Nonoy, dali. Tulungan niyo kami ditong buhatin itong mga banyera dahil mabigat ito. Ilipat niyo po ang iba sa balde namin ni Manong Susananay para madali namin at kumain ang banyera. Oo nga. Akin na Neneng, lagyan natin ang mga balde. Nilagyan na nila Susan at Neneng ang kanilang balde ng mga isda at binuhat na ito. Binuhat na din ang magkapatid na Isko at Nonoy ang banyera katuwang ang kanilang tatay papunta sa palengke. Nang nasa pwesto na nila, ay pinili na nila Susan at Neneng ang mga isdang kanilang ilalako. Nay, maglalako na po kami ni Neneng ha. Sige, pero mag-iingat kay Susan. Ang kapatid mo, oh, magdala kayo ng luya sa bulsa. Nay naman, sa kabilang bari lang naman kami maglalako ni Neneng eh. Kahit na, at may balibalit ang gumagala ngayon, ang matandang aswang na si Pureng, baka makasalubong ninyo. Oh. Umaga naman ay, di ba? Ang mga aswang, gabi lang sila lumalabas. Kahit araw anak, lumalabas sila. Mahina nga lang sila. Pero may ibang aswang na kahit tirik ang araw, kaya kang dumugin. Mga gabunan ang tawag sa kanila. Kain ba yun? Nakakatakot naman pala na may aswang na kaya kang dumugin kahit may araw pa. Kaya nga pinapagdala ko kayo ng ate mo ng luya. Kaya dumaan kayo doon sa bilihan ng luya. Maglagay kayo sa bulsa ninyo. Opo Nay. Sige po. Naghanda na ang magkapatid na Susan at Neneng. Dala ang bilao na nilagyan lamang ng dahon ng saging. Naglagay na si Susan ng mga tumpok ng isda at inilagay sa kanyang uluhan
at lumakad na kasama ang kapatid na si Neneng. Nay, alis na po kami ah. Neneng, ikaw ang magdala ng isang balde ah. Kaya mo ba? Apo manang, sige, kaya ko po ito. Mag-iingat kay Susan. Ang kapatid mo oh, bantayan mo oh. Alam mo na ang dapat gawin. Lumakad na sila para maglako. Pero binaliwala ni Susan ang habili ng kanilang nanay Mirna na magdala ng luya sa kanilang bulsa. Manang, hindi ba tayo magdadala ng luya kagaya ng sinabi ni nanay? Huwag na Neneng, doon lang naman tayo sa kabilang baryo maglalako eh. Saka maaga pa naman at madami namang tao doon. Sige po ate, ikaw po ang bahala. Lumakad na nga ang magkapatid patungo ng kabilang baryo para maglako ng mga isda. Sariwang isda, bili na po kayo. Bagong huli lang po ito. Saka mura lang po. Ali, bili na po kayo ng isda. Bagong huli po ito, kaya sariwang sariwa po. Dahil maganda ang kanilang nilalakong mga isda at sariwa, ay madaming bumili sa kanila. Kaya naman napaubos nila kaagad ito. Ang galing, napaubos kaagad natin ang mga isda, Neneng. Ang nga manang, maaga natin napaubos. Hindi na nga tayo nakaabot sa kabilang bayo eh. Oo nga, sabi sa'yo eh. Tara, umuwi na tayo. Uuwi na sana ang dalawa nang biglang hawakan ni Susan ang mahigpit ang kamay ni Neneng. Dahil papasalubong sa kanila ang matandang sipuring. Ito ang bantog ng aswang sa lugar na sinasabi ng kanilang nanay Mirna at kilala na ng bibiktima ng mga bata. Binabati nito ang mga yon at nauusog. At hindi kalaunan ay namamatay dahil sa sakit. Hindi naman magawang kumprontahin ng mga tao ang matanda dahil wala naman silang sapat na ebidensya. At isa pa, takot din ang mga ito sa matanda. Kaya naman hanggat maaari, iniiwasan na lamang nila ito. Hindi, tama nga si nanay. Sana managdala ko ng luya. Neneng, dito ko sa kabila. Dumiretso ka lang. Huwag kang babati pabalik pag binati ka ng matanda ha. Apo mana, sige po. Lumakad lamang ang dalawa ng nakayuko. Labas na kinakabahan ang magkapatid. May sabi-sabi kasi na kahit umaga ay kaya kang dumugi ng matandang ito kapag sinumpong ng pagiging aswang. Kaya naman dumiretso lamang ang magkapatid at nakayuko lamang sila na papasalubong sa matanda. Nagawa naman nilang lampasan ang matanda na sinasabing aswang. Kaya naman nakahinga ng maluwag ang dalawa at nagpatuloy na sa paglalakad. Ay, salamat naman. Nalagpasan na natin siya, Neneng. Pero ang inaakala nilang nakalayo na sila sa matanda ay nagkakamali ang mga ito. Dahil paglingon ni Susan sa kanilang likuran para sana tingnan ang matanda kung malayo na ito, ay napasigaw ito nang makita niyang nasa likuran lamang nila ito nakasunod. Nakangiti ito sa kanila ng nakakalokong ngiti. Kaya naman maging si Neneng ay napasigaw na rin sa takot. Tumakbo ang dalawa para humingi ng tulong. Naiwan pa nila ang mga dalang balde at bilao na gamit sa paglalako ng isda. Mabuti na lamang at may nadaanan silang tindahan na may mga lalaking nakatambay. Kaya naman humingi sila ng tulong sa mga ito. Mga mama, tulungan niyo po kami. Hinihabol po kami ng matandang aswang. Bigla namang tumayo ang tatlong lalaki at tiningnan kung may nakasunod nga kina Susan, pero wala silang makita. Pinaupo naman sila Susan at Neneng ng tindera at pinainom ng tubig dahil nanginginig at namumutla ang mga ito. Ayos lang ba kayo mga inaeng? Huwag na kayo mag-alala. Ligtas na kayo dito. Maraming salamat po, Ali. Neneng, eto, uminom ka ng tubig. Salamat, manang. Nakakatakot naman yung matandang yun. Ano ba ang nangyari sa inyo? Bakit nanginginig kayo? Yung matanda po na bantog ng aswang na si Lola Puring, nakasalubong po namin kanina. Akala namin nalampasan na po namin siya. Pero paglingon ko, nakasunod pala siya sa amin at nakangiti pa po na nakakatakot. Diyos ko, mabuti na lang. Umaga pa lang. Wala talagang pinipiling oras ng matandang yun. Mabuti pa. Sa susunod, magdala kayo ng pangontra para hindi niya kayo malapitaan.
Opo, pinapagdala nga po sana kami ng nanay namin kasi hindi po ako sumunod. Naku mga ineng, bakit hindi niyo sinunod? Tingnan niyo anong nangyari sa inyo ngayon. Mabuti na lang, hindi kayo dinumog noon. Oo nga po eh, mabuti na lang nakatakbo ka agad kami. Bumalik naman ang tatlong lalaki at dala na nila ang bilao at balde nila Susan. At ibinigay ito sa magkapatid. Sinabi nila na hindi na nila nakita ang matanda, kaya kinuha na lamang nila ang bilao at balde na naiwan ng magkapatid na Susan at Neneng. Salamat po sa inyo. Nagwika ang mga ito na ayos lang. Sa susunod ay mag-ingat na lamang sila. Panahon kasi ngayon ng mga labong. Kaya nangangati umano ang mga yon. Kaya dapat ay magdoble ingat sila lalo na kapag dayo sila sa lugar. Opo, maraming salamat po ulit. Oo, etong luya. Dalhin niyo para hindi kayo masunda na dalawa. Sige po, Ale. Maraming salamat po talaga. Umuwi na sina Susan at Neneng sa kanilang bahay. Pagdating nila ng bahay, ay halata kaagad ng nanay nilang si Aling Mirna ang pamumutla ni Neneng. Kaya naman agad na nagtanong ito kung ano ang nangyari. Susan, ano nangyari sa inyo? Bakit namumutla itong kapatid mo? Kasi nay, kanina, nakasalubong namin ni Neneng ang bantog na aswang na si Lola Puring. Tapos sinundan kami. Mabuti na lang, nakahingi kami ng tulong sa isang tindahan doon. Ano? Hindi ba kayo nagdala ng luya na dalawa? Paumanhin po, Nay. Hindi po. Hindi ko po sinunod ang habili ninyo. Yan nga ba ang sinasabi ko sa iyo, Susan? Masyado kang kampante. Alam mo naman na madami ang tao sa lugar natin na naghihintay lang ng pagkakataon. Mabuti na lang, hindi kayo napano. Neneng, ayos ka lang ba? Anong nararamdaman mo? Masama ba ang pakaramdam ko na? Isko, madali ka. Tawagin mo nga si Maring Delia nang mapatingnan itong kapatid mo sa kanya. Nabati ata ito nung matandang aswang na yun kanina. Mabilis namang tumayo ang nakakatandang kapatid nilang si Isko at agad na sinundo ang manggagamot sa unahan ng kanilang baryo. Inilalayo naman ang kanilang ina si Neneng para makahiga sa higaan nilang banig. Samantalang, si Susan ang nag-asikaso ng kanilang pananghalian. Habang ang ama at isa muna nilang kapatid ang nagbabantay sa kanilang pwesto sa palengke. Ilang sandali lamang ang lumipas ay dumating na ang manggagamot na si Aling Delia. At agad na nilapitan nito si Neneng na nakahiga na. Maring Mirna, ano ba ang nangyari dito kay Neneng? Ayon kay Susan, nakasalubong daw nila ang bantog na aswang na si Puring kanina. Maring Delia, kaya duda ako na nabati itong si Neneng ko. Tinginan nga ng manggagamot si Neneng at napag-alaman nga nilang nabati nga ito. At hindi lang nabati, kundi natipuhan pa umuno ito ng matandang aswang na yon. Hay, problema ito. Natipuhan ata itong si Neneng ng salot na aswang na yon. At minarkahan pa ang bata. Mabuti na lang, tinawag niyo kagad ako. Anong gagawin natin, Mare? Huwag kayong mag-alala, Mare. Natanggal ko na ang marka sa kanya. Pero pag-ingatan niyo itong si Neneng, lapitin kasi ito ng mga nilalang na hindi nakakita, na mga pangkaraniwang tao. Ang inaalala ko, ay baka balikan ito mamayang gabi ng aswang na yon. Ano? Maring Delia, anong gagawin namin? Tulungan mo naman kami. Sige, Mare. Mamayang gabi, dito na muna ako sa inyo para lang makasigurado tayo. Maraming salamat sa iyo, Mare. Isko, mabuti pa. Tawagin mo muna ang tatay at kapatid mo. Umuwi na muna sila kamo. At huwag na muna magbenta. May problema tayo ngayon, kaya kailangan ko ang tulong ninyo. Agad namang tumango si Isko at bago ito lumabas ng bahay ay nagwika ito na humanda mamaya sa kanya ang aswang sa oras na magpunta ito sa kanila mamayang gabi. At tatagain niya ito hanggang sa mamatay dahil sa ginawa nito sa kanyang kapatid. Ay nako, mamaya na yun Isko. Pag-uusapan natin kung ano ang gagawin. Kaya tawagin mo muna ang tatay mo. Tinawag nga ni Isko ang kanilang tatay Pilo at ang isa pa nitong kapatid na lalaki na si Nonoy. Sinabi nito ang nangyari kay Neneng. Kaya naman kagaya niya ay galit na galit ang mga ito. Nagmamadali na silang iniligpit ang mga gamit at nagsara ng pwesto at agad nang umuwi. Pagdating ng bahay ay agad na nilang nilapitan si Neneng at kinausap kung ayos lang ba ito.
Ayos lang po ako, Tatay Pilo, Manong Isko, Manong Nonoy, huwag na po kayong mag-alala. Ayos na si Neneng, ang sabi ni Maring Delia. Kaya lang siya nilagnat dahil sa takot na kanina. Nagmumura naman sa galit si Mang Pilo at nagwika na humanda umano sa kanya ang matandang aswang na yon. Sa oras na makita niya ito at tatagain niya talaga ito. Nagwika naman ang dalawa pa nitong anak na si Nonoy at Isko na kung ayos lang sa kanilang ama, ay suguri na lamang nila ito. Anong susuguriin? Tumigil kayo. Alam niyo ba kung saan niyo nakatira? Ni wala nga nakakaalam kung saan ang tirahan niya. Kaya tumigil kayo dyan. Tay, ang sabi ni Aling Delia, baka daw mamaya dalawin ang aswang si Neneng dahil natipuhan daw niya ito. Nagwika naman ng kanyang Tatay Pilo na mabuti umano dahil hindi na nila siya hahanapin pa. Kaya humanda umano ito mamaya sa kanila. Sabay haplos ng kanilang Tatay Pilo sa buhok ni Neneng na nagpapahiwatig na huwag itong matakot dahil hindi niya ito pababayaan. Dito din matutulog mamaya si Maring Delia at tutulong daw siya. Sinabi niya na dapat na umunong masugpo ang panggagambala ng aswang na yon dito sa lugar natin. Nagwika naman si Mang Pilo na mabuti umano at kakailanganin nila ang tulong ng isang albularya. Kaya naman sinabihan niya ang dalawa nitong anak na lalaki na samahan siya na magputol ng bagakay at gagawin nila itong sibat mamaya pagkatapos ng tanghalian. Nagwika din ito na wag iwan sa Neneng ng walang bantay. Sige po tay, ako na po ang magbabantay kay Neneng kasi kasalanan ko naman po kanina. Hindi po ako nagdala ng pangontra. Nalapitan tuloy kami ng matandang aswang na yon. Ang masisinang sarili mo, Manang, wala ka namang kasalanan eh. Madali lang talaga akong mabati. Nagwika naman ang kanyang Kuya Isko at Kuya Nonoy na sila na ang bahala sa aswang kaya wag na itong matakot at hindi nila ito pababayaan. Mamamatay muna o muna sila bago malapitan ng aswang mamaya ang kanilang bunso. Salamat po, Manong Isko, Manong Nonoy. Kaya naman matapos maluto ang kanilang sinayang at ulam ay kumain na sila ng tanghalian. Kahit masama ang pakiramdam ay kumain din si Neneng. At pagkatapos kumain ay lumakad na ang kanilang tatay kasama ang dalawa nitong kapatid na lalaki para manguha ng bagakay. Lumipas ang ilang oras ay bumalik ang kanyang Tatay Pilo kasama ng dalawa nitong kapatid na may dalang mga kawayan. Sinabihan ng kanilang tatay na patulisin nila ang dulo ng mga ito para magamit ng pangtusok dahil aalis muna ito. Pupunta lang ito sa kanyang kumpare para hiramin ang buntot pagi nito. Maya-maya ay dumating din ang albularya na may dalang mga gamit. Mabuti naman at andito na po kayo kaagad, Aling Delia. Oo, Susan. Hindi kasi basta-basta ang aswang na yon. Palibasa ay madami nang nabiktima, kaya malakas na, kaya kailangan natin paghandaan. Manong, kukunin ba ako ng aswang na yon? Hindi, Neneng. Mamamatay muna kaming lahat dito bago kanya magalaw. Tama ang ate mo, Neneng. Kaya huwag kang mag-alala. Natatakot po kasi ako para kay ni Tatay at Manong Isko. At Manong Nonoy, baka po may mangyari sa kanila pag sumugod ang aswang. Walang mangyayari sa kanila, Neneng. Magtiwala ka lang kinatatay. Susan, ang mabuti pa, tulungan mo muna ako magluto ng hapunan natin. Maaga tayo maghahapunan mamaya. Opo, Nay. Sige po. Tinulungan nga ni Susan ang kanilang Nanay Mirna sa pagluluto at naiwan si Neneng kasama ang albularyang si Aling Delia. Nilabas ng manggagamot ang mga gamit nitong dala. May mga langis ito na may halamang ugat na nakasilad sa bote at ang iba naman ay mga dahon-dahon at ilang mga kamangyan. Ano po ang mga yan, Aling Delia? Ah, eto ba? Lana ito, Neneng. Malalaman natin pag may aswang sa paligid dahil bubula ito. Saka itong mga dahon-dahon ng kabugaw at kamangyan ay gagawin kong pampausok sa'yo para hindi ka agad maamoy ng aswang na yon. Bakit po ako lang yung puntirya ng aswang, Aling Delia? Dalawa naman po kami ni ate ko kanina. Ikaw kasi ang mababa ang dungan sa inyo ng ate mo. Kaya nilagnat ka dahil doon. Alam kasi ng mga aswang kung sino ang madali nilang mabibiktima sa pamamagitan ng takot. Kung natatakot ka sa kanila, ay ikaw ang una nilang puntirya. Eh,
Nakakatakot naman po talaga ang mga aswang aling Daya. Saka kahit si Ate Susan kanina, napasigaw din. Hayaan mo. Gangantahan natin mamaya ang matandang aswang na yon para hindi na siya makapagbigay ng takot sa iba. Kaya halika na. Tumayo ka. Pauusukan muna kita. Opo, sige po aling Daya. Pinausukan nga ng albularya si Neneng habang may binibigkas itong mga orasyon na pangproteksyon sa bata. Lumipas ang ilang oras ay tinawag na sila ni Aling Mayor na para kumain. Maagang naghapunan ang lahat para na din makapaghanda. Pilo, eto ang langis. Ipahid mo sa katawan mo para hindi ka maamoy ng aswang. Alam mo na kung saan ka pupwesto, hindi ba? Nagwika naman si Mang Pilo na uumano kagaya ng dati ay doon ito sa ilalim ng kanilang silong mag-aabang. Sinabihan niya ang panganay na si Isko na dumito lamang sa loob ng bahay at sumama ng albularya. At ang isa pang lalaki na si Nonoy ay doon naman sumama sa kwarto nila Susan at Neneng. Tumungo naman ang dalawa at sinabing sila na umunoong bahala sa loob ng bahay. Isko, Nonoy, pati na din ikaw Susan, halika'y sandali at maglagay kayo ng pangontra sa taga-Bulaag. Lumapit ang magkakapatid sa albularya at nilagyan sila nito ng langis sa noo at ginuhitan pa ng krus. Ayan, para hindi kayo tabla ng orasyon ng aswang na yun mamaya, baka gumamit yun sa taga-Bulaag o kaya naman ipampatulog para madali kayong antukin. Bakit kami lang po? Paano po sila nanay at si Neneng Aling Delia? Sinadya ko na kayo lang ang lagyan para naman hindi mahalata ng aswang. Baka kasi maghinala yun kung kayong lahat ang lalagyan ko. Kaya hayaan natin na maamoy niya ang nanay niyo. Ganun po ba? Sige po Aling Delia. Naghanda na sila at lumipas nga ang ilang oras ay sumapit na ang kalaliman ng gabi. Tanging mga kuliglig lamang ang kanilang naririnig. Nakaupo sa mesa ang albularyang si Aling Delia kasama ni Isko at tanging kinky o yung ilawang digaas lamang ang nagsisilbi nilang ilaw. Samantalang, nasa isang kwarto naman, sina Susan, Neneng, Nonoy at Aling Mierna. Sige na, matulog na kay Susan ni Neneng. Hindi po ako makatulog, Nay. Kinakabahan po ako eh. Ako din po, Nay. Kinakabahan po ako. Baka po mapanas si Tatay si Silong. Huwag ka mag-alala sa tatay mo, Neneng. Hindi lang ito unang beses na makakainkwento rin ang aswang. Ano po? Hindi po ito ang unang beses na makakainkwento si tatay ng aswang? Oo, anak. Alam mo ba nang pinagbubuntis ko ang manang Susan mo, ay inaswang din ako. Maliit na kubo pa yung bahay namin noon. Nung nalaman ng tatay Pilumo na inaaswang ako, alam mo ba? Lumabas ito ng bahay at hinamon niya. Sa kabutihang palaat ay lumayo naman noon ang aswang. Ano po? Inaman ni tatay Pilo ang aswang? Ang tapang pala talaga ng tatay, no? Hindi naman matapang ang tatay Pilo ninyo. Sadyang lumalabas lang talaga ang tapang niya kapag nasa panganib kayo. Mahal na mahal kasi kayo ng tatay ninyo. Kami din naman po, Nay. Mahal na mahal po naman si tatay. Alam mo ba, Neneng, na naulit pa ang pangangaswang sa akin. Yun ay nung ikaw na ang pinagbubuntis ko noon. Inaswang po pala kayo ulit nung pinagbubuntis niyo po ako? Oo nga, naaalala ko pa yun, Nay. Ano po ang nangyari, Manang? Gaya ng dati, hinamod din ito ni Tatay Pilo, pero sadyang matapang yung aswang. Kaya nagpambuno sila noon. Hindi ba, Nay? Oo, kung makikita mo yung mga peklat sa likod ng Tatay Pilo mo, ay gawain ng kalmot ng aswang na nakalaban niya dati. Eh, ano po ang nangyari sa aswang, Manang? Ayun, nagawa yung masaksak ni tatay ng tansong punyal niya ng ilang beses. Nakatakas pa nga yun, pero kinabukasan, natagpo ang patay na lang yun sa may gilid ng dalampasigan. Oo, pero hindi na yun namin pinagsabi pa sa iba para maiwasan ang pagganti ng pamilya noon. Alam niyo naman ang lugar natin, maraming hindi tao. Napatigil naman sila sa pag-uusap. Nang biglang nag-alulungan ang mga aso, tumindig ang balahibo nila sa takot sa kanilang narinig. Manang, natatakot ako. Huwag kang matakot, andito kami, hindi ka namin pababayaan.
Eto, Neneng, hawakan mo itong asain. Pag may nakita kang kahit na ano, pusa, aso o kahit ibon, sabuyan mo nitong asain. Sige po, Nay. Maya-maya ay bigla naman silang nakarinig ng malakas na kalabog sa kanilang bubungan. Kaya naman muntik nang mapasigaw si Neneng. Mabuti na lamang. At tinakpan ng kanyang ate Susan ang bibig nito. Huwag kang maingay, Neneng. Nandito na siya. Biglang tumahimik ang lahat at nagmatsyag na din ang kapatid nilang si Nonoy. May hawak itong pinatulis na kawayan at nag-aabang na lamang ito kung saan nakapwesto ang aswang at tutusukin niya ito ng sibat. Habang nakikiramdam, ay biglang nahagip ng mga mata nila Susan at Neneng ang isang matang kulay pula na nakasilip sa kanila sa siwang ng kanilang bubungan, kaya naman napasigaw na lamang sila. Manong Nonoy, ayan siya sa taas. Dali! Mabilis itong tinusok ni Nonoy ng sibat. Pero hindi ito tinamaan at lumundag ito. Bigla namang pumasok sa kwarto ang kanilang Kuya Isko at si Aling Delia nang marinig nila ang sigaw. Aling Delia, andito na po siya sa taas ng bubungan. Nakasilip po siya kanina, kaso hindi natamaan ni Nonoy ng sibat. Okay, lalabas ng bahay. Dito lang kayo. Lalabas muna ako. Nagwika naman si Isko na sasamahan niya umuno ito. Kaya naman dali-dali silang lumabas na dalawa para kumprontahin ang aswang. Pero sa paglabas nila ng bahay, ay biglang nakarinig sila Neneng at Aling Mirna, pati na din si Susan at Nonoy nang huni ng isang baboy sa may silong. Nonoy, nasa silong siya. Dali, tusukin mo. Ang manong, baka si tatay ang tamaan. Ay, oo nga pala. Ilang sandali lang ay bigla na silang nakarinig ng mga kalabugan at mga hayaw ng pinaghalong boses ng tao at baboy. Nakapangingilabot ito. Biglang nasira ang isang bakod ng kanilang silong nang banggain ito ng malaking baboy. Isko, madali ka. Saksakin mo ng sibat. Binato ito ni Isko ng sibat at tinamaan sa bandang likod. Sinabuyan din ito ni Aling Delia ng langis, kaya lalo pa itong napahiyaw. Pero nagawa pa rin itong makatakbo. Hahabulin pa sana ito ni Isko, ngunit pinigilan na ito ni Aling Delia. Dahil sa delikado na sundan pa niya ito, baka may kasama itong nag-aabang lang. Lumabas naman sa silong ang kanilang tatay Pilo, na duguan, marami itong sugat at may malaking sugat sa kanyang braso. Pilo, ayos ka lang ba? Nagwika si Mang Pilo na ayos lang. Malakas umano ang aswang na yon at nagawa siyang makagat sa braso. Pero nagawa niya din itong masaksak ng ilang beses sa kanyang katawan. Nagawa din siyang matamaan ng sibat ni Isko at ng langis ng pangontra ko. Kung mga ordinaryong aswang lang yon, malamang hindi na yun makakatakbo. Talagang makunat na ang isang yon. Hindi bale eh. Dali na, akin na yung punyal mo at ilalagay ko sa apoy para hindi na gumaling ang sugat ng matandang aswang na yon. Isko, madali ka. Ipasok mo na ang tatay mo sa loob ng bahay para magamot ang mga sugat niya. Inilalayan nga ni Isko ang kanyang ama papasok ng bahay. Agad naman silang sinalubong nila Aling Mirna, Susan at Neneng. Nakita nila ang malaking sugat sa braso ng kanilang tatay Pilo. Kaya naman napapaiyak si Neneng nang makita ito. Tatay Pilo, ayos lang po ba kayo? Ang laki ng sugat niyo. Kahit duguan ay ngumiti naman ang kanyang tatay Pilo at nagwika na ayos lamang ito at huwag na itong mag-alala. Dahil mamamatay na din ang aswang na may balak ng masama sa kanyang anak, wala umanong maaaring manakit sa mga anak niya hanggat buhay ito. Kaya naman napayakap si Neneng sa kanilang tatay Pilo nang umiiyak. Maraming salamat po tatay Pilo. Susan, pumasok na kayo ng kwarto ni Neneng at gagamutin lang namin ang tatay niyo. Ngunit tumanggi si Neneng at sinabing tutulong siya sa paggamot sa kanilang tatay Pilo. Hindi, dito lang ako Nay, itulong ako sa paggamot kay tatay. Ngunit lingid pala sa kaalaman nila ay may malaki pala itong sugat sa likod, kaya madaming dugo ang nawala dito. At nagulat na lamang sila nang makita ito ni Aling Mirna. Diyos ko, Pilo, may malaking sugat ka sa likod. Isko,
Madali ka ah. Tumawag ka ng tulong. Dali natin ang tatay niyo sa ospital. Ngunit nagwika ang kanilang tatay Pilo na wag na umano at hindi na din naman ito haabot. Giniginaw na kasi ito at alam nang hindi na ito magtatagal. Tay, huwag naman kayo magsalita ng ganyan oh. Apo Tay Pilo, huwag po kayo magsalita ng ganyan. Gagamitin po namin kayo ni Manang. Ngumiti lamang ang kanilang tatay Pilo sa kanila at nagwika sa mga anak nito na magpakabait. At binili na nito ang kanyang panganay na si Isko na siya na ang bahala sa kanyang mga kapatid. Sinabihan niya din si Susan na alagaan maigi ang kanilang ina at si Neneng. At sinabihan si Nonoy na huwag na magpapasaway sa kanyang nanay Mirna. At sa kanyang bunso umano na si Neneng ay mag-iingat ito palagi at magpapakabait ito. Napahagulgol ng iyak si Neneng at Susan nang makita nilang bigla na lamang nawala ng buhay ang kanilang tatay. Tay, gumising po kayo. Tatay Pilo, huwag niyo po kamang iiwan. Tay, gumising po kayo tay. Pakiusap po. Gumising po kayo. Bigla namang umakyat ng bahay si Aling Delia. Anong nangyari kay Pilo? Wala na po si Tatay Pilo, Aling Delia. Ano? Anong wala? May malaki pala siyang sugat sa likod, Mare. Naubusan ata siya ng dugo dahil sa sugat niya. Baka nakagat ito ng aswang na baboy na yon. Akala ko, sa braso lang ang sugat niya. Ikinalulungkot ko ang nangyari, Maring Mirna. Susan, Neneng, Isko, Nonoy, nakikiramay ako sa inyo. Napaiyak na maging ang mga lalaking kapatid nila Neneng at Susan, maging ang kanilang ina ay ganoon din. Kaya naman binalot ng lungkot ang bahay ng mag-anak nila Aling Mirna. Hindi sila natulog at inisikaso na lamang ang labinimang Pilo. Nilinisan nila ito at binalot ng kumot. Samantalang, nakatulala namang nakaupo sa may upuan si Neneng at napapaluha na lamang habang tinitingnan ang bangkay ng kanyang tatay Pilo. Kaya naman nilapitan ito ni Aling Delia. Pwede bang umupo sa tabi mo, Neneng? Hindi nagsasalita ang bata at patuloy lang na lumuluha ang mga mata nito. Kaya naman umupo na lamang si Aling Delia sa tabi nito. Sige lang, Neneng. Iiyak mo lang lahat ng yan. Ganun talaga ang buhay. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin. Eto, sa'yo na lang tungtong sungpon niya lang Tatay Pilo mo. Ito ang ginamit niya panlaban sa mga aswang. Aling Delia, turuan niyo po akong maging kagaya niyo. Ano? Tuturuan kita na maging kagaya ko. Gusto mo bang maging isang albularya? Apo, simula ngayon, hindi na ako matatakot sa mga aswang. Kaya turuan niyo na po ako na maging albularya, Aling Delia, para ako ang lalaban sa mga kampo ng dilim. Sigurado ka ba, Neneng? Baka nabibigla ka lang. Hindi madali ang maging isang albularya. Nakahanda po akong gawin ng lahat, Aling Delia, para wala na silang nabiktima. Tutukisin ko sila at papatayin. Nakita ni Aling Delia ang galit sa mga mata ng batang si Neneng. Kahit may mga luhang tumutulo sa mga mata nito, ay bakas pa rin ang galit. Kaya naman inakbayan niya na lamang ito at niyakap. Lumipas ang ilang oras, ay nag-umaga na. Nagpatawag na sila ng imbalsamador na kukuha sa bangkay ng kanilang tatay Pilo. Nagulat naman ang mga kapitbahay ng mga ito dahil sa bigla ang pagkamatay ni Mang Pilo. Ngunit naging tikom ang bibig ng pamilya nila Neneng kung ano ang ikinamatay nito. Hanggang sa lumipas pa ang ilang oras, ay nabalitaan nila na may natagpo ang patay na katawan ng matandang babae. Madami itong sugat at may nakabaon pang sibat sa likuran nito. Nakilala kaagad nila ito at ito ay ang matandang bantog na aswang na si Puring. Kaya naman nagpasalamat ang mga tao sa nakapatay dito dahil nabawasan na ang kanilang pangamba sa lugar. Dahil dito, kahit nalulungkot ay iniisip na lamang nila Neneng na malaki ang nagawa ng kanilang tatay sa pagpatay sa kinatatakutang aswang sa kanilang lugar. Lumipas ang isang linggo ay inilibing na ang kanilang tatay at wala namang naging problema. Pagkatapos ay balik na sa normal ang kanilang pamumuhay. Ang dalawang kapatid na lamang ng mga ito ang nangingisda para sa kanila. Sineryoso naman ni Neneng ang sinabi nito kay Aling Delia na magiging is itong albularya. Kaya naman pag wala itong ginagawa,
ay pumupunta ito sa bahay ng Ale para magpaturo. Sigurado ka ba talaga, Neneng? Apo, Aling Daya, sigurado na po ako. Wala nang nagawa ang albularya, kundi turuan ng mga nalalaman ito ang batang si Neneng. Naging desidido naman ang bata, kaya naman mabilis itong natuto sa mga itinuturo sa kanya ni Aling Delia. Mabilis na lumipas ang ilang buwan. Halos nakakalimot na sila sa pagkawala ng kanilang tatay Pilo. Isang araw ay nagpaalam ang kanyang kuya Isko sa kanilang nanay Mierna na aalis lang ito mamayang gabi. Bakit Isko? Saan ka pupunta? Gabi na aalis ka pa. Nagwika naman si Isko na sa kabilang barangay lamang umano at may pupuntahan lamang ito. Ano naman ang gagawin mo sa kabilang barangay? Ano pa, Nay? E di aakit ng ligaw si Kuya Isko. Aba, may nililigawan ka na pala. Bakit hindi ka nagsasabi? Payagan nyo na si Kuya Isko, Nay. Nasa edad na din naman siya. Nanay, ayaan nyo na si Manong Isko. Baka kasi tamandang binatayan pag hindi niya pinayagan. O siya, wala naman akong tutol kung manliligaw ka. Basta kilalanin mong maigi. Sasama po ako kay Manong Isko, Nay. Ano, sasama ka sa Manong Isko mo. Nako, wag na, Neneng. Gabi na. Sasamahan ko nga si Manong Isko kasi alam niya naman torpe yan eh. Baka hindi yun makapagsalita pagkaharap na niya ang nililigawan niya. Kaya ako magsasalita para sa kanya. Anong ikaw? Bakit? Ikaw ba ang manliligaw? Hayaan mo na ang Manong Isko mo. Nagwika naman si Isko na sige na umano. Sasama niya na lamang si Neneng. Alam niyang hindi naman ito titigil hanggat hindi ito makakasama. Ikaw ang bahala, Isko. Pero ingatan mo ang kapatid mo. Gabi na. Nagwika naman ito na siya umuno ang bahala kay Neneng at mabait naman ito. Kaya matapos silang maghapunan ay agad na silang lumakad. Sinama nga ni Isko si Neneng sa pag-akit nito ng ligaw sa kanyang nililigawan. At dahil sa kabilang baryo pa yon, ay nagdala si Neneng ng mga pangontra na isinilid niya sa kanyang maliit na bag na gawa sa buri. Nilagay niya din dito ang punyal ng kanyang tatay Pilo na ibinigay sa kanya ni Aling Delia. Aba, nakahanda na si Neneng, may dala pang bag. Aba, nakahanda na si Neneng ah, may dala pang bag. Ano namang laman yan? Wala manang, magagamit ko lang to. O sige na Isko, ang kapatid mo, ikaw na ang bahala. Huwag kayo magpapagabi masyado. Nagwika naman si Isko na uuumano. Uuwi din sila pagkatapos. Kaya sinukbit na nito ang kanyang itak at lumakad na ang magkapatid. Kuya Isko, saan mo ba nakalala ang nililigawan ng babae? Parang hindi ko pa naman siya nakikita. Nagwika ito na sa kabilang baryo niya nga ito nakilala nang minsan na sumama ito sa kaibigan niya para makapiyesta. Ano ba ang pangalan niya? Ang sabi naman ni Isko ay Norma daw umano. Mabait kasi umano ito at maganda. Kaya naman nabighani siya kaagad dito. Ganyan ba? Sa piyesta mo pala siya nakalala, kuya? Nakapunta ka na ba sa bahay nila? Nagwika ito na hindi pa umano. At ang totoo ay ngayon pa lamang ito makakapunta sa lugar ng babae. Ano? Pambihira ka, kuya Isko? Akala ko, alam mo na ang bahay. Hindi pa pala. Paano natin nang hanapin ngayon? Nagwika naman si Isko na magtatanong na lamang sila. At isa pa ay sinabihan naman siya nito na nasa dulo ng baryo ang bahay nito. At maghihintay umuno ito sa kanya ngayong gabi para hindi umuno ito maligaw. Kaya lumakad na lamang sila. At nung makarating na sila sa sinasabing baryo, ay agad na silang nagtanong. Mabuti na lamang at may mga mangilan-ngilan pang mga tao ang nasa labas ng kanilang bahay at may bukas pa na tindahan. Kaya naman lumapit ang magkapatid sa tindahan para magtanong. Nagmagandang gabi ang mga ito sa tindera at tinanong ni Isko kung saan ba umuno ang bahay ng dalagang nagngangalang Norma. Magandang gabi din sa inyo. Norma, wala namang Norma ang nakatira dito. Sigurado po ba kayo, Ali? Aba, oo naman. Dito ako lumaki, Ineng. Dito na rin ako tumanda. Wala akong nakilalang Norma dito na dalaga. Mayroon akong kilala na Norma.
Pero namatay na yun, nung isang taon pa. Paano ba yun, Manong? Mukhang nilaloko ka lang ata ng babaeng nagugustuhan mo. Di naman pala siya nakatira sa bahay nito. Nagwika naman si Isko na hindi naman umano siya nakatira sa baryo kundi sa labas umano ng baryo ang bahay nila. Inang sabi umano sa kanya ng dalaga. Ano oh, sa labas ng baryo oh. Wala naman nakatira doon maliban sa matandang si Basyon. Doon ba kayo pupunta? Nako oh, huwag niyo nang ituloy. May balibalitang asawang ang matandang yun. Kaya nga malayo ang bahay niya dito sa baryo oh. Ano po? Asawang ang nakatira sa dulo ng baryo niyo, Ali? Pero balibalita lang naman yun. At hindi naman siya nang aano sa amin. Kaya hinahayaan na lang din namin. Ang mabuti pa. Umuwi na lang kayo. Wala talagang Norma dito na nakatira. Baka taga-ibang baryo yun. Paano yun, Manong? Uuwi na lang ba tayo? Hindi ka po nang liligaw? Mukhang bastid ka na agad ah. Nagwika si Isko na hindi nila malalaman kung hindi nila ito pupuntahan. Kaya naman niyaya nito si Neneng na puntahan nila ang dulo ng baryo para tingnan. Pero Manong, hindi ba ang sabi ng Ali, aswang ang nakatira doong matanda? Nagwika naman si Isko na hindi naman sigurado yun ang tindera at hindi naman daw yun nananakit. Baka mali lang ang kanilang pagkakakilala sa matanda. Wala nang nagawa si Neneng, kundi sumunod na lamang sa kanyang kuya Isko. Sa isip kasi ni Isko, na baka lola ni Norma ang matanda na sinasabi ng tindera, kaya kailangan niya itong malaman. Samantala, ang sa isip naman ni Neneng na baka aswang ang sinasabing babae na nagugustuhan ng kanyang kuya Isko at nililan lang lamang siya nito. Ayon kasi sa sinabi sa kanya ni Aling Delia ay may mga aswang na kayang baguhin ang kanilang itsura sa paningin ng kanilang biktima para maakit nila ito. At ito din ang rason ni Neneng. Kaya ito nagpumilit na sumama sa kanyang kuya Isko para protektahan ito kung sakaling tama nga ang kanyang hinala. Nang marating na nila ang dulo ng baryo, ay puro na itong mga kakahuyan at madilim na sa lugar. Tanging liwanag na lamang ng buwan ang nagsisilbi nilang ilaw. Manong, wala namang bahay dito. Tama nga ang Ali. Mabuti pa umuwi na lang tayo. Mukhang hindi nga nakatira dito ang babaeng hinahanap mo. Nakita ni Neneng na biglang tumumlay ang mukha ng kanyang kuya Isko at napabuntong hininga pa ito. Wala na itong nagawa, kundi ang umuwi na. Habang pabalik na sana ang magkapatid, ay biglang may tumawag sa pangalan ni Isko. At ito ay si Norma, ang babaeng kanyang nakilala sa piyesta. Isko, sandali! Nakita ni Neneng na biglang sumigla ang kanyang kuya nang makita ang babaeng si Norma. At sinabihan pa niya si Neneng na hindi ito nagkamali ng hinala, kaya naman lumapit sila dito. Ngunit nang makalapit na sila sa babae, ay naamoy kaagad ni Neneng ang langsa nito, kaya naman nagduda na kaagad ito. Agad namang pinakilala ni Isko ang kapatid na si Neneng dito. Magandang gabi, Manong. Ang layo pala ng bahay niyo. Mabuti na lang. Natunto naman ni Manong Isko. Oo, may kalayuan nga itong sa amin. Pasensya na kayo ah, kung nahirapan kayong hanapin ito. Oh, Manong, nagtanong nga kami sa baryo, hindi ka daw nila kalala eh. Oo, hindi talaga. Minsanan lang kasi akong lumabas, kaya hindi ako nila kilala. Paano? Tara na? Sumunod ang dalawa sa babae at napansin ni Neneng. Napanay ang tingin ng babae sa itak ng kanyang kuya Isko. May dala ka palang itak. Anong gagawin mo naman dyan? Madami ka sigurong kaaway, no? Napakamot naman ng ulo si Isko at nagwika na wala umano itong kaaway. Sadyang hindi lang ito sanay na walang dalang itak kapag naglalakad, lalo na sa gabi. Protection din umano nila ito, lalo na at kasama niya ang kanya nakababatang kapatid. Protection? Saan? Kanino? Sa mga aswang, Manong. Madami kasing aswang ang naglipa na ngayon eh. Ikaw ba, Manong? Hindi ka ba natatakot mamuhay na mag-isa dito? Saka nasaan ba ang pamilya mo? Nasa ibang lugar ang pamilya ko. Mag-isa lang ako dito. Teka, ayun na ang bahay ko. Lumakas ang hinala ni Neneng sa babae dahil sa sinabi nitong mag-isa lang itong namumuhay.
gayong sinabi ng tendera sa baryo na wala namang nakatira sa lugar bukod sa matandang pinaghihinalaan nilang aswang. Kaya naman naging alerto si Neneng nang pumasok sila sa bahay at agad tiningnan niya ang buong paligid. Malinis naman ito, pero napakalangsa. Tiniis niya ang kanyang naaamoy at hindi nagpapahalata. Mukhang siya lang ang nakakaamoy nito. Maupo muna kayo, mukhang pagod ata kayo sa pagtuntun sa bahay ko. Pasensya na ha, at kandila lang ang ilawan ko. Mabuti pa, ipaghahanda ako na kayo ng hapunan. Nagwika naman si Isko na ayos lang naman umano, huwag na itong mag-abala dahil tapos na silang kumain. Naku, Isko, sige na, kumain kayo, masarap ako magluto. At isa pa, gusto kong matikman mo ang luto ko. Kayo na magiging bayaw ko. Siya nga pala, pwedeng akin na muna ang itak mo? Naasiwa akong makita yan eh. Wala ka namang kalaban dito. Walang pag-aalin lang ang ibinigay naman ito ni Isko kay Norma. Kaya napangiti naman ng nakakaloko si Norma nang makuha ang itak ni Isko. At hinaplos pa nito ang pisngi ng binata. Sabay kindat nito kay Isko, nahalata namang namula ito sa hiya. Pero iba ang kutob ni Neneng sa dalaga. Kaya naman kinuha nito ang dalang luya sa kanyang bag. Kahit maanghang ay nginuya niya yon at nilunok. At ang kaninang malinis at maayos na lugar ay biglang nagbago at naging magulo ang lahat. At halos sira-sira na ang mga gamit sa loob. Sinasabi ko na nga ba eh. Nililin lang nung kami ng babaeng aswang na to. Balak pala niyang biktimahin ang manang Isko ko ah. Kinuha ni Neneng ang isa pang kaperase ng luya at ibinigay sa kanyang kuya Isko. Manong, kainin niyo po ito para mawala ang sitagabulag ng aswang sa inyo. Nagtaka naman si Isko sa sinabi ng kapatid at bakit niya umano kakainin ang luyang hilaw. Basta manong, huwag ka nang makapagdalo. Dali, kainin mo na lang ito. Isusubo na sana ni Neneng sa kanyang kuya Isko ang luya. Nang paparating na si Norma, kaya naman itinago niya ito sa kanyang bulsa. Ito ang pagkain niya, Isko. Neneng, kumain na kayo. Nagulat si Neneng sa nakita. Dahil mula sa magandang babae, ay matanda na ang kanya nakikita. Marahil ito ang matandang babae na pinaghihinala ang aswang ng mga taga-baryo. Pero hindi pa rin ito nahalata ng kanyang kuya Isko. Dahil malaki pa rin ang pagkakangiti nito sa kaharap na matanda. Hindi naman alam ng matanda na alam na ni Neneng ang tunay nitong anyo. Kaya naman nagkunwari ito na hindi pa niya alam. Manong, pwede bang makahingin ng tubig? Nauuho na kasi ako. Kakalakad namin kanina na ng kuya ko. Sige sandali, pasensya na ha. Nakalimutan ko kayong bigyan ng tubig. Bumalik ito ng kusina at nakita ni Neneng. Nakakain na sana ang kanyang kuya Isko. Pero pinigilan niya ito. Sandali manong, huwag mong kainin yon. Kumuha si Neneng ng kalamansi sa kanyang bag at mabilis na hiniwa yon gamit ang tangsong punyal ng kanyang tatay Pilo at ipinatak sa pagkain. Biglang nagbago ito mula sa mabangong lutuin at biglang nangamoy ito ng hindi maganda at nakakasuka. Kaya naman napatayo si Isko. Ano manong, nagulat ka no? Kuya, etong luya, ngayain mo na. Kinuha ni Neneng ang luya sa bulsa at ibinigay sa kapatid. Mabilis naman itong inuya ni Isko at nagulat ito nang makita ang biglang pagbabago ng paligid. Naging luma ang lahat ng gamit at nagkaroon pa ng mga agiw. Lumangsa din bigla ang paligid at lalo pa itong nagulat nang gumalik ang nagkukunwaring si Norma dahil hindi na ito magandang babae kundi isa na itong matanda. Kaya naman sinita ito ni Isko kung sino ito at nasaan si Norma. Siya yun kuya Isko, si Norma at ang matandang yan ay iisa. Nililin lang ko lang niya para maakit ka sa kanya at mabigtima ka niya dahil isa siyang aswang. Uhugutin na sana ni Isko ang kanyang itak nang maalala niya na wala pala sa kanya ito at kinuha sa kanya na nagkukunwaring si Norma. Kaya naman ngumiti ang nilalang sa kanila at nagwika na hindi niya alam kung paano nila nalaman ang tunay niyang katauhan at paano nila natanggal ang sa tagabulag na ginawa niya.
pero hindi na umano mahalaga yon. Dahil hindi na din naman umano sila makakalabas ng bahay niya dahil papatayin niya ang mga ito at kakainin. Nakita nila Isko ang pagbabago ng anyo ng matanda. Naging kulubot ang mga balat nito. Nagsitayuan ang kanyang mga balahibo at humaba ang mga kuko nito at nagbabaga ang mga mata na naglalaway. Nagkunwari namang natatakot si Neneng at pumunta sa likuran ng kanyang kuya Isko. Kuya, huwag mo magpapahalata. Ito ang punyal ni Tatay Pulo. Gamitin mo sa kanya. Kinuha naman ni Isko sa kapatid ang punyal at nagkunwaring wala itong hawak. Nagwika pa ito kay Neneng na kapag may pagkakataon ay tumakbo na ito. Nagwika naman ang nilalang na hindi naman ito makakalayo. At mahahabol na din naman ito. Hindi kita iiwan, kuya. Lalo na sa pangit na to. Dati natatakot ako sa kanila. Ngayon, hindi na. Simula nang namatay si tatay. Dati, natatakot ako sa kanila. Pero ngayon, hindi na. Simula nang namatay si tatay, ay sinumpa ko na hindi na ako matatakot sa kanila, kuya. Tumawa naman ang nilalang. At sinabi na mabuti umano, huwag na lamang itong tumakbo. Wala na din naman itong magagawa. Sinugod na sila ng aswang, kaya naman pinalayo ni Isko si Neneng at sinalubong ang aswang. Nagpambuno silang dalawa at nagpagulong-gulong at mabilis na kinababawan ito. Akma na sanang sasaksakin ni Isko ang nilalang, pero nagawa siyang mahawakan sa mga kamay nito. Kaya naman hindi niya magawang masaksak ito. Nakita ni Isko ang paggalaw ng mga buhok nito sa ulo na unti-unting lumalapit sa bibig at ilong nito. Mabuti na lang at iniligtas ito ni Neneng nang sabuyan nito ng asin ng aswang. Layuan mo ang manong Isko ko, pangat ko. Napahiyaw ang aswang sa ginawa ni Neneng at napaiktad ito dahil sa asin. Nilingon pa nito ang bata at akma din sanang dudumugin nang muli itong sabuyan sa mukha ng asin ni Neneng. Kaya naman napahiyaw muli ito. Nakakuha ng pagkakataon si Isko na saksakan ito sa tagiliran. Hindi niya ito tinigilan hanggat gumagalaw pa ang matandang aswang. Pinagmumura niya pa ito dahil nilinlang siya nito at kung hindi dahil sa kanyang bunsong kapatid ay nabiktima pa siya nito. Kaya naman hindi na nakapalagang aswang sa dami ng tinamong saksak ni Isko sa kanya ng tansong punyal. Kaya naman napatay nila ito. Ayos ka lang ba, manong? Nagwika ang kuya Isko nito na ayos lamang umano. Gamit ang kandilang ilawan ng aswang ay sinunog nila ang bahay nito dahil sa apoy ay lumabas ng bahay ang mga taga-baryo para alamin ang nangyayari. Nakasalubong nila sina Isko at Neneng at nagtanong ang tindera kung ano ang nangyari. Sinabi naman ni Isko na muntik na silang mabiktima ng matandang aswang. Mabuti na lamang at magaling ang kapatid niya, sabay ngiti nito kay Neneng. Matapos yun ay pinahatid na sila ng kapitan ng baryo sa mga tanod nito sa kanilang lugar. Nagpasalamat ang magkapatid sa mga ito. Nang makauwi na sila ng bahay, ay nagulat ang kanilang nanay Mirna, pati na ang kanyang ate Susan at kuya Nonoy sa itsura nila ng kanyang kuya Isko. Neneng, ano nangyari sa inyo? Bakit ganyan ang itsura nyo? Mahabang istorya, manong. Dali, umupo kayo. Bakit may mga dugo ang damit mo, Isko? May sugat ka pa. Ano ba ang nangyari sa'yo? Nakapag-away ka ba? Apo, Nay. Nakapag-away kami ni Kuya Isko. Ano? Nakapag-away kayo ng Kuya Isko mo? Apo, nakapagpampuno nga po kami. Kanino? Bakit pati ikaw, Neneng, nakapag-away? Sinabi naman ni Isko na tama si Neneng. Nakapag-away silang dalawa. Ang masaklap ay sa nililigawan pa sana niya sila nakipag-away dahil isa pala itong aswang at muntik na silang mabiktima kung hindi dahil kay Neneng. Ano? Aswang ba ikaw mo ang nililigawan mo? Opo na. Aswang po ang nililigawan ni Kuya. Ay nako, ang daming babae na aakyatin ng ligaw. Bakit sa aswang pa? Mabuti walang nangyari sa inyong masama. Napatawa na lamang silang lahat dahil sa nangyari. Lumipas ang ilang taon ay nakapag-asawa na din ang kanyang kuya Isko
pero hindi ito tumigil sa pagsuporta sa kanila. Maging ang kanyang ate Susan ay ganoon din. Kaya naman sina Neneng at ang kanyang kuya Nonoy na lamang ang kasama nila sa bahay, kasama ng kanilang nanay Mirna. Pinagpatuloy ni Neneng ang pagpunta kina Aling Delia para magpaturo. At hindi naglaon, ay naging isa na itong albularya. At siya na ang pumalit na albularya sa kanilang lugar. Madami pa itong naging karanasan sa mga kampo ng dilim noong naging albularya na ito. At natupad ang kanyang pangako sa kanyang sarili noong araw na mamatay ang kanyang tatay Pilo, na magiging tagatugi siya ng kampo ng dilim. Kaya naman kapag may problema ang kanilang mga kababaryo sa mga aswang at lamang lupa, ay si Neneng ang kanilang tinatawag. Kaya naman malaki ang pasasalamat ng mga ito sa dating bata na ngayon ay dalagang albularya na. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po ay magustuhan ninyo. Salamat at magandang araw sa lahat.